sabihin ng Onic PH. So, how are you going to get this Lancelot out of the team fight? Yan ang magiging question, mga kaibigan. Pero eto na, ladies and gentlemen, for our game number one ngayong series na ito, mga Bestie Wap, upper bracket match. It's gonna be a battle between Onic PH and NXP Predator Solid. Papakilala lang muna namin to. Aming kapalang Happy Tandem, Wise ang gagamit ng carry. Oh my Venus naman. For this Atlas, Yuki naman for this Uranus, Krysha or Krysha for this Esmeralda, at si Jay naman for this Luyi. Para naman sa NXP Predator Solid, sa red side, Renegade sa Thams, Yawi ng Mundo sa kanyang Kufra, MB naman sa Drawhead, Chester sa Valir, and H2 for the Lancelot. So, eto na nga, mukhang malamig pa, wala pang invasion, pero Krysha mukhang nasasaktan dun sa damage na kayang i-provide ni Renegade. So, for that one, napatay agad and probably makuha ang red buff, pero dito si paring H2 talaga namang galit na galit. Gustong malakit sa ating early stage of the game. 2-1 agad ang ating score. Mukhang Yuki lalaban pa kay MB. Medyo nasasaktan na siya dito. And mukhang kailangan niyang umalis kasi pag yan, dagdire-diretso, pwede niyang ikamatayan, mga kaibigan. Exactly. Okay. Ito ko po talagang itinigilan, mga kaibigan. And for that, Yuki has been taken out for the third kill ng NXP Predator Solid. So this time, napaka-agresibo ng NXP pagdating sa killing score. Pero yun nga lang din, on the other side, hindi naman din napapansin ng Onic PH na, I mean, maluwag pa rin naman or hindi naman sobrang higpit, kumbaga, na ginagawa ng NXP Predator Solid. Uy, nakakuha naman. Pero yun lang, look at that, mga surprise attacks coming from this Luyi. Ito pa sa middle lane. Ito na yata, another one. Apat kagad, ah. Napakabilis. Maaga. Maaga. Talagang sinisecure nila talaga yon. Pero Renegade dito sa bottom lane, ayaw niyang patabain. Ayaw niyang patabain yung isang Esmeralda doon. And kanina guys, bago magsimula yung laro or nagsisimula na siya, napatay niya agad yung Esmeralda plus nakuha niya yung orange buff. So malaki agad yung kinangat nung level niya. Kaya ginamit niya yung edge para mapatay ng mapatay yung isang Esmeralda dito sa bottom lane. Siyempre katulong din ng isang support na si Chester. So for the Onic PH, mukhang mahirap nga naman yung naging early stage nila. Tingnan natin kung matutuloy-tuloy ba ng next ng Predator to, kung matutuloy-tuloy ba yung kalamangan nila o mahihinto na or magkakaroon sila ng error. Pero tingin ko naman nagiging successful lahat ng linyang pinupunta ni H2 dito. Grabe nga, parang nagmamala ABC style ang ginagawa na dito. Pagkataas sa top, mid, baba, balik sa mid, mga kaibigan. And for that, dire-diretso lang ang pag-abante dito ni Kuya H2. And for on the other side naman, yes, kung titingnan nyo, mga kaibigan, na NXP dito has the lead with a 5-1 score, pero si Wise hindi rin naman papahuli. Pagdating sa level niya dito, nagkaasabayan lang din sila ni Lancelot dito. Maybe the problem here, additional kills ang meron si H2, pero yung lang, ang lambot pa ni Oh My Venus doon, Kuya Irv. So, talagang hati sakat ang katawan doon, ha, ng isang Atlas. That's Naprot Ninja? Second death niya na rin yun. So, Nako. Paano nga naman ba tatangkihin ng isang tank yung mga damage kung lagi siyang napapatay, and nakakapatay pa sa kanya is the core of the NXP Predator Solid. So, 2.2 kay agad ang kinaangat ng pera dito. Sabay pa sila nung Thams. So, medyo malaki agad ng pera ng NXP dito for this game. 6-1 ang ating score. 3 minuto pa lang and Turtle sinisimula na ni paring H2. Exactly. So, for this, mga kaibigan, mukhang talagang makikipagbakbakan din kagad. Item check na rin muna tayo. Ayan, habang tinitingnan nyo. Pares na sila ng item ni ano. Pum! Papasok. Pero, papasok pa nga ata. Pwede, pero baka dumating dito si Luigi sa kabilang banda. Naku po! Uy! Takas lang. Dito mama yung Fatal Links Venus, dito ni ano, ni Madam Venus natin. So, tingnan natin kung anong ikot na uli ang gagawin. Siyempre, medyo malaki na. Oops, sinalya pa yung dalawa. Sinaksak pa nga doon in the mega kill. Para dito kay H2N, tinaapoy ng lagnat si Madam V. Mukhang mapapatay na naman. Pero killing spree para dito sa bottom lane. Renegade doing a great job doon. Nakakatatlo na siya. Ito nagiging maganda yun para sa kanya. Grabe nga din to, mga kaibigan. Renegade, 8-1 ang score natin dito. Onic PH and NXP Predator Solid. Sobrang very unusual na nakikita ko dito na yung Onic PH is having a hard time against NXP Predator Solid, which is nung great group stage naman, minama nila at kinakayang-kaya nila. Pero this time, mukhang pinag-aralang mabuti ng NXP Predator Solid ang Onic PH sa magiging galaw nila. And if you're going to take a look, effective ang ginagawa ng NXP Predator Solid this time. Yes. Nakikita naman natin na medyo malaki talaga
ang angat ng pera ng NXP ngayon. And sa kills, makikita rin naman natin yan. And sa objectives din, mid lane pa yung nakuha nila dito. So medyo ma-maximize ng NXP yung mga bushes dito sa mid lanes. Pero eto na nga, si Madam V na huli ang isang player dito. MB pa nga, magiging sagot para doon. Pero Renny J, papalag din naman. Pero yung bottom lane, sumasagot ang NXP. Binabanat pa sila dun dito, mga bestie. Sige, sa inyo na yung first tower. Second tower na rin ng mga may dito. Pagdating sa base rush, eh pwede namang maipagsabahin. Pwede din lang kunin pa yung second tower dun sa mid lane if ever na nalingat talaga yung Mukhang pwede pa, pwede pa. Medyo malaki yung damage eh. Oo, parang tinahitahin nila dito. Pero eto na, naku po. Naku po. Papasukin pero hindi na lang din. Grabe, 5-minute game time pa lang tayo dito, Kuya Irv. Eh, napakalaki o napakalayo na agad ng vision dito ng NXP Predator Solid. Yun. Mm-hmm. Yun yung sinasabi natin pag na-maximize ng next play Predator Solid yung early stage nila. Eh magiging maganda yun for them. Talagang ma-maximize at ma-maximize. Pero Renny J dito hindi pa rin tapos dun sa damage na binibigay kay Yuki. Masasaktan nga ba dito sa dalawang players? Eto na nga, unstoppable force to kill that one. And MB securing that kill plus the turtle. Oho, na-secure na rin nila. Nakuha pa ni Yawi. Pero yun nga lang, pasok sa tore mga kaibigan. Yawi, doon napilitan lang din gumamit ng ulti. Pero ilang objective secured, mission complete siya doon kasi natanggalan ng buff dito si Kuya White. Naku po, ito pa nga. Pero ito po, aray yung sakit. Grabe naman, malice-lice doon. Talagang hati-hati ang espada dito mga kaibigan, napasakit ng mga banat din ni H2 Chester. Naku po, iniindali na nga po. Para ano yan, saksak puso, tuluan dugo talaga. Nakita mo naman yung damage na binigay ni H2 and eto na nga yung sinabi natin. Item check tayo direct, medyo malaki na yung kinaangat ng pera. So 5.3k for H2O. Sunod na dito is a Blade of Despair. Samantalang tigam mo yung item ni Renny J. Kinounter na agad yung Uranus and the Esmeralda. Yep. Para doon, Deadly Blade agad yung kinuha niya. So, napakaganda nga nun para sa kanya. 301 siya. Meron pa siyang ano dito. Meron siyang nung emblem nung ano, Festival of Blood. So, nagiging effective nga yun. Pero nahuli naman dito. Mga kaibigan, speaking of Renny J, napatay ng isang carry. So, naging maganda nga naman yung ultimate dito ng isa sa mga players. Pero mukhang hinahabol si ate, ay si kuya nating Wise dito. Natalbugan pa nga doon, mga kaibigan. Pero Kuya Zeus, tingnan mo. Grabe naman din at napatay. Ladies and gentlemen, pero another one. Gusto po yata din. Mandami ni MB. But it's a no. But look at that top lane. Naku po, mga kaibigan. Yan na, babawi na. Yuki naman. Eh, simpleng segue push lang. Pero alam kong pupunta nyo ako dito, kaya alis na rin mga bestie wap. And for this item, check nga tayo for the progression ng item dito ni Wise. Si Kari, tsaka ano naman tayo. Pa so din, no? Malabo-labo pa. Pero malaki yung pera ni, ano, ni Uranus. 4.2 way. So, kahit pa paano, may umaangat sa kanila. Mas maganda naman yun kesa lahat sila maintain lang dun sa perang yun. Pero medyo malaki talaga yung kalamangan na next play ngayon. Pero Chester dito, si Ring Turn, nabigay kay Yuki. Mukhang H2O, nag-aabang din naman. And Yawi, pinasok pa with that one. Sinaksak pa nga lahat ng damage ibinigay. Patay agad dito si Yuki dun sa top lane. So, 4-11 ang ating score. 7 minutes and 40 seconds in our game time. Talagang yung pressure is real dito sa ano sa part ng Onyx PH ngayon. Yep, talagang pagdating dito sa map vision eh nahihirapan sila na control ng NXP Predator Solid. All turtles dito most likely nga mapupunta sa NXP Predator Solid. That gives them a good lead kagad. Pagdating sa gold plus the killing score as well, talagang sobrang 6k gold lead kagad for an 8-minute game time. Napakalaki nun. At isang torre pa lang din ang nababasag ng Onyx PH. Malaki mga bag. Ito na nga mga kaibigan, pinakawalan yung takoyaki sa kanyang katawan, pero naku, yung bottom lane kasi na-secure niya ano na-secure ni Renny J. Tapos yung top lane naman, though nakakapag-farm naman si Yuki. Nakita naman natin siya may pinakamalaking pera dito sa Onyx PH. Nadadalawan na din siya. Kasi alam ng Onyx ng NXP ngayon na pag dumating yung late game, malaki yung chance ng Onyx PH na mabaliktad yung laro. Having a carry in Esmeralda on their lineup kahit medyo yung Esmeralda ngayon is 0-3-0. Oho, so, grabe nga naman mga kaibigan. And for this 4-11, ayun na, nagkakita na naman mga kaibigan. Uy, naku po, jokeslam lang ng konti. So may flicker out pa din. At least na-pop ang flicker out dito for that NXP Predator Solid Renny J. Pero hindi, naku po. Eto, grabe naman ang instant recall dito. Parang pwede namang recall na lang. Teleportation device. Parang pwede yatang recall na lang yun. Teleportation device. Yun yung time-space warp. Mga kampon ni Saido, mga Shider, nga ganun, mga kaibigan. Pero ito, si Yawi ng mundo, pinasok na agad, mga kaibigan. Medyo nasasaktan siya dun sa damage nung carry. Nakita mo naman yung kaya nang ibigay nung carry ngayon. So, ingat-ingat lang. Sakit-sakit na. Pagka, ito pa sa bagay, pagka early stage ng game din naman talaga natin, mga kaibigan. For NXP Predator Solid, nasa kanila yung lead. They have Lancelot, para mang gangster sa early stage ng game. Pero pagka nagka-item na yung carry dito, nako, explosive yan. Kayang-kaya silang palagay niyan. Totoo. Mahirap sila nun. Kasi dito, NXP.
for the early stage, talagang sa kanila eh. Sa kanila yung damage. Mm-hmm. Sa kanila talaga halos lahat. Pero kung tatagal at tatagal tong laban na to at hindi nila matatapos to as soon as possible, may chance yung Onyx Page talaga na makakuha ng pagkapanalo dito. Yep. Pero tingnan natin kung tatapusin na ba nila or nag-aantay lang sila ng Sanctuary Lord dito, then after nun, hintay muna sila Lord kasi... Feeling ko lang ha, napakalabo magpa-wipe out dito ng Onyx PH sa NXT Super Ayun Solid. Eh. At hanggat hindi na-wipe out o namamatay ng like 3 to 4 members ang Onyx PH, hindi rin to matatapos kaagad basta-basta ng NXT Super Solid. So for that, it means na kailangan talaga nila dito muna kumuha ng Lord. Kasi wala nag-iingat din eh, ang Onyx PH. And if you're going to take a look, mukuha sila ng Lord dito sa top lane, talagang hindi rin nagpapatinag sa pag-segue push din dito si MB. And that, I think that's a fake Lord. Nireset lang din naman nila. Gusto nilang... i-funnel pati si Anais Uranus na sumama sa Lord. Kaso ayaw, para sana makapag-segue po si MB. Pero look at this, dalawa yung nasa top lane. Actually, pwede yun. Lima na sila. Kompleto sila eh. Pwede na sila mag-Lord. Kompleto sila ngayon. Pero vision lang for yawi ng mundo dito. Pero oops, pinakalat na naman yung kanyang takoyaki. Yung top lane, nangangamba yan. Meron ko. Kailangan mag-ingat. Kung may fake Lord, may fake push din ang pinapakita ang Onyx PH, mga kaibigan. Pero ito mukhang totoo. Paano ka nga naman mag-lord dito kapag ka pinipressure yung top lane nyo? Ladies and gentlemen, look at this. Nakuha na din ng top tower dito, tier 2, ang Onyx PH. Plus, naku, a Lord! Kala ko maaagaw ni Jay, mga kaibigan. Pero naku, delicates, kailangan tumakbo. Oops, slide out. Apat yan, Paano ka kakawala dyan sa apat na yan? Plus, MB pa dito. Oh, na medyo, buy time lang nang bigay. Pero eto na nga, sa mid lane, nabigyan na naman yung isa nila. Krysia will go down sa kabay ni Yawi dito. Nag-aantay na lang ng Sanctuary Lord ng NXP para tapusin ang laban na to. Pero tignan natin kung matatapos nga ba nila o magiging successful yung pagde-defend ng Onyx PH dito. That's the problem ngayon, mga kaibigan. Namatay ang dalawa, matagal-tagal pa to si Krysia. Pero buti na lang din, hindi ganun kabigat yung flow. O na-flow nila yung top lane instead or rather na kaysa napadikit yan nahirap dumipensa. At least ngayon, Onyx PH, you're going to defend their base little by little. Una mid siguro, sa pangalawa top, tapos late last part na yung bottom lane. Pero eto na, sumeta play na rin naman mga kaibigan si Onyx, si Oh My Venus, pero hindi pa rin papatinag. Ladies and gents, makukunat na lang din ang NXP Predator. Secure. Solid sabay, ayun, ejector pabunta sa mga kakampi. Si Etchester pa ang unang namatay. MB together with the able to kill that Uranus, pero patay pa din. Mga kaibigan, top lane, pwede. Eto na, maluwag si Renny J. Si ladies and gents, pero yun lang, binalik sa nakaraan, mamamatay din at titigyan ng isa, pero yun nga lang, dito si Oh My Venus patay din. This gonna be a battle between 2 against 3 players of Onyx PH. Uy, well defended. Yun na, naging successful for the Onyx PH yung pagde-defend nila doon, and napatay agad nila yung Sanctuary Lord. Plus, 2-for-2 trade, pero uy, mukhang negative dito si paring Wise natin. Nasaksak, hindi, nakailag sa mga possible na yun, pero patay pa din. Patay pa din. At least napatay ni H2O yung core ng Onyx PH. Napatay, himik niya din kahit saglit lang. Pero uy, mukhang lalaban na naman siya dito sa pagkakataong ito. Hindi tumama yung pure damage sa kayang ibigay ni H2O doon, pero mukhang lalabanan siya ni Krysia. Mukhang ambahan to. Parehas lagas ng team members. Pero if you're going to take a look naman, pagdating sa towers destroyed, linis na ang outer turrets dito ng Onyx PH. For NXT Predator, nanganib lang sila, muntik lang doon sa top lane habang umobjective sila ng Lord. But still, nakuha pa rin nila ang kanilang gustong makuha doon. Eto na nga, nagkakitaan na naman Chester against Venus. Talagang hindi tinitipid, gusto nang patayin din kagad ang Valir. Pero yun nga lang, may nagtatago pala doon sa bush with that H2O. Laban na lang din mga pre. Eto na, gusto pa yata ng isa ni MB. Pwede pa mag-ejector, pabalik, pero oops, naku po. Oop, nice one. Nakapag-win transition kagad. Pero yun nga lang, sa bilang banda, si Venus ang nadatnan ng isa, patay laban sa tatlo. Papasukin ni H2, hati ang buhay, ladies and gentlemen. That damage output coming from H2O with a double kill. Grabe naman yung sakit ng Lancelot na ito, ladies and gentlemen. And I think this might be the final push na ba ng NXP Predator Solid. Third tower has been destroyed. Feeling ko. Nako, mabibigyan na dito na mga kaibigan ng Onyx PH. Nako po, and securing the game number 1 ay mapupunta sa NXP Predator Solid. Grabe.